Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At ilang araw na lang ay sasalubungin na natin ang Chinese New Year. At kasabay sa pagsalubong natin ng Chinese New Year ay magpapalit na rin po from period 8 to period 9. Ibig sabihin na malaki ang pagbabago ang posibleng mangyari. Halimbawa lamang, kung naging maswerte tayo sa loob ng period 8, posibleng hindi ito tumawid na maging maswerte tayo sa period 9. O pwede naman po na ang mga swerte at sagana na nakuha natin at mga blessings na nakuha natin sa period 8 ay pwede rin tumawid sa period 9. Posible rin na lahat ng hindi magandang nangyari sa period 8 ay maging kabaliktaran sa period 9. Kaya naman, kailangan nating paghandaan ito. At ituturo ko po sa inyo ngayon ang paggawa ng Wealth Prosperity Offering Basket para sa period 9, Year of the Wood Dragon ngayong 2024. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa channel na ito. First things first, ika nga, ang mga gagamitin. Dito ang pineapple. This will bring good fortune, prosperity, and resources. Ang pineapple means luck coming in our way. Isa sa kakailanganin natin ay ang God of Wealth or Prosperity Buddha for money luck and good fortune. Of course, gusto natin protektado yung kalusugan natin. Long life, longevity, security. Kailangan natin ng wulo. Kakailanganin din natin ng 999 na pera. And we need to have the gold of basket or the basket of wealth for an overflowing money sa 2024. And the 3 I Ching coin, money magnet or gold treasure para sa period 9. Ang ruin naman para sa success, power and authority. And of course, gusto nating pangalagaan ang negosyo natin. Kaya we have to include abacus for business growth and protection ng negosyo. Meron din tayong Tai Sui amulet. Having a Tai Sui amulet on our side, magiging mas beneficial ito sa atin. At hindi ito magiging hadlang sa mga pangarap at magiging obstacle sa mga pinaplano natin. Kailangan din natin ng Yasui coin. It is believed to attract wealth and prosperity and to ward off evil. Kung close up ang Yasui coin ay may dragon. At sa kabila naman ay may fish. I-explain ko later on. And of course, the Trinity apple to protect us from quarrelsome energies. The anti-conflict, the anti-gossip, and anti-lusot na amulet. Okay? Iwas kaguluhan. Kasi sa pagpasok ng Wood Dragon, napakalakas ang energy. On my previous vlogs, kung nagsusubaybay talaga kayo, talagang ina-advise ko na magiging malakas ang masyadong malakas ang dala ng dragon na energy at hindi lahat ng lakas ng energy na ito ay magiging beneficial. Magiging prone din tayo sa gulo, sa kasalungatan at hindi pagkakaintindihan, kaya i-include din natin ang Trinity amulet na to, the Trinity apple amulet. It symbolizes balance, okay? It symbolizes balance. Kailangan din natin ng golden ingot or golden ingot. This symbolizes money, success, at of course, gold symbolizes wealth. Ito naman ang angpao or red envelope na pagkakalagyan nito. Ulitin ko kung makikita ninyo, it has the dragon sa kabilang side ng coin na ito. Dragon means power, dragon means energy, dragon means authority. While sa kabila naman is fish. Fish means bountiful, marami, okay? Masagana. So we wanted to have marami masagana na blessing ang dumating sa atin. So, ipapasok ko na ito dito. Kakailanganin din natin ng bigas. Of course, bigas sa mga prosperity bowl na ginawa natin for the Universal New Year. Rice symbolizes new harvest, bountiful harvest, nung hindi tayo mauubusan ng blessing. Dito rin natin ilalagay ang 999. Bakit 999? Dahil sa papasok tayo sa period 9. And we wanted na aayon sa atin. And period 9 would go along with our plans. And our energy will be aligned with the period 9.
Meron tayong 5 peso coin at meron tayong 4 na peso to complete the 999 pesos. So, ilalagay na natin ito dito sa lagayan ng pera. So, as usual, ginagawa ko is ina-arrange ko ito from the biggest to smallest. Yan. Papagkasyahin natin, kailangan maliit lang na ampaw ang or red envelope ang gagamitin natin dahil sa isi-sealed kasi natin ito. Okay? Aalamin natin kailan ito isasara at kailan ito bubuksan. And at the same time, pagkabukas nito, ano ang mga gagawin sa bawat isa na ginamit dito. So as usual, andyan po ang pagkaka-arrange natin ng pera. Kailangan nakaharap yung mukha, tapos ipapasok natin. And the 9 pesos. And then, isi-sealed po natin. May lock ang, halos lahat naman ng ampaw, may lock naman sa likod. Ayan. Kung mapapansin ninyo, it's, yung pagkakalagyan ko is golden ingot. Kasi mayroong mga lalagyan din na mga dragon ang nakalagay. But of course, we have to be very careful kasi hindi lahat ng kasama natin sa bahay would be in alliance with the dragon. So dun tayo sa pinaka-safe na symbol. And that's the golden ingot. Golden ingot means wealth. Kailangan muna natin itong linisan. Kung saan kayo makakabili nito, ilalagay ko po yung information mamaya-maya at the end of the vlog. At the end of the vlog, andun po yung information kung sino po yung kukontakin ninyo. Dahil po sila po ang tumulong sa atin na maging possible ang vlog na ito. Mabilis po ang pagpapadala nila ng mga kakailanganin. Okay? Nasa gitna, makikita ninyo may good luck wish dyan na nakadikit. Okay? The same sa magkabilang bahagi ng bowl mismo natin. So, pagkabuhos natin ng bigas, I have to show you, ibubuhos natin ng bigas. Be careful lang po. Dapat hindi masyadong punong-puno kasi iisipin ninyo at kailangan i-estimate ninyo na pagpasok ng mga gagamitin natin ay hindi aapaw or else hindi natin ito ay masasara. So, kailangan estimate lang kayo na hindi masyadong naka-overflow or dapat kalahati or mababa pa sa kalahati yung bigas na ilalagay natin. Makakabili din kayo nito sa iba't ibang mga Chinese stores. At of course, hindi kasama yung bigas ha. Hindi kasama yung bigas na ipapadala nila. Ayan. I think this volume of rice, ganito karami, is enough para magkasya lahat ng ilalagay natin sa loob. Okay. So, uunahin natin ang God of Wealth na si Buddha. It's the loving Buddha we have here. So, ilalagay ko siya sa gitna. Sa tabi niya, itong basket of overflowing gold. Pinaka-kilid, kasi medyo ito'y mas mataas na area. So, nandito naman si pineapple. Pineapple, may nakadikit yan na mga wish of good luck. And it's in color red. Ang red ay maswerte at the same time, it wards off evil. Sunod na ilalagay natin ay itong protection natin. Ang amulet natin para sa kalusugan. So, dito natin siya ilalagay tabi ng overflowing money na basket. Ang taisoy naman, dito sa likod ni Buddha or the God of Money. Sa harap, andito na yung coin natin. Protection sa business natin. At ito ay ilalagay din natin sa harap. As you wish. Yan ang scepter. Sinisimbolo, as you wish. And of course, the golden ingot. Itong nilagay ko kanina, diniscuss ko na to kanina, ay ilalagay din natin sa likod at yung pera din natin na 999 sa likod din para iwas sa mga kasong legal, away, gulo, conflict, no? Iwas sa mga marites, yan, kailangan din natin ito. Ilalagay ko rin ito sa likod. Yan.
Katanungan, sa mga katanungan naman po tayo, kailan ba ito best na gawin? I would suggest na best gawin ito on February 9. Kasi dapat isilyo natin ito on February 9 bago mag 12 midnight. Uulitin ko, bago umapak ang Chinese New Year, bago pumasok ang Chinese New Year, dapat ay nakasilyo na po ito. Nakalock na po ito. Ngayon, kung ang bowl na mabibili ninyo ay medyo pabilog, kung kinakailangan mag-scotch tape kayo, mas maganda, okay lang, walang problema, ay mag-scotch tape kayo. While itong nabili ko, nakuha ko na a bowl is very perfect, tingnan nyo naman, nasi-sealed talaga siya. So, kailangan siyang i-sealed, okay? Para offering natin to, ibig sabihin, sa pagpasok ng napakalakas na energy on February 10, na Chinese New Year, and ito'y offering po natin. And kailan ito dapat buksan? Bubuksan natin ito on the 9th day simula nung Chinese New Year. And it should be on February 18 po. February 18, bubuksan natin ito. Tapos, ano ang gagawin sa bawat isa dito? Okay, isa-isahin natin ha. Yung sa bigas, dahil konti lang naman ang bigas, dapat isain natin to agad. Sa pera, while sa pera, it is best to deposit the pera or deposit sa banko o ihulog sa alkansya mismo sa araw na kung kailan ito bubuksan, yung prosperity bowl. Pwede rin itong ipamigay sa mga mahal nyo sa buhay, yung pera na laman nito, pwede nyong hati-hatiin. Okay? Itong ikalawang red na angpaw, saan ito ilalagay natin? Pwede natin ito ilagay sa wallet natin, sa vault, kung saan tayo, kung mga, lalo na yung mga negosyante ha, sa wallet, sa bag na gamit mo if you transact business, o di kaya sa lagayan ng income nyo dyan sa tindahan ninyo. Ito naman, ang taisoy, mas mainam sa wallet mo ito ilalagay. Ngayon, iisa-isahin natin saan naman ito ilalagay, okay? Simulan natin dito, okay? The Trinity Apple. Ang Trinity Apple, mas maganda on the center sector ng bahay. Okay, kung mag-measure kayo, or susukatin ninyo, or estimate ninyo saan ang mga lokasyon, asan ba yung mga northeast, west, and other sector, i-download nyo yung compass sa cellphone ninyo, tumayo kayo sa pinaka-center ng tahanan, ng opisina, ng negosyo ninyo para makita ninyo yung direction. So, ang Trinity Apple ay dapat nasa center sector kasi nandito yung 3 Jade Star kung saan magbibigay na napakalakas na enerhiya that would cause away, gulo, at hindi pagkakaintindihan. So, we want harmony. So, make sure that the Trinity Apple is on the center sector. Ito naman, para sa protection sa kalusugan, ang amulet to protect the health ay dapat ilagay natin sa southeast sector ng ating tahanan, ng ating opisina, o ng ating negosyo. So, nasa southeast sector naman ito. While this apple, this ingot, and the goddess of wealth, and this basket of wealth, sa north sector naman to natin ilalagay sa ating tahanan, o di kaya sa opisina, o di kaya sa negosyo. This will activate luck on wealth, money, and opportunity. Ang ruyi naman, I would suggest for the ruyi, kung ang silid tulugan mo ay nasa northeast sector, ilagay mo ito ng ruyi. But if wala sa northeast sector, don't worry. Ngayon naman, kung may table ka, may office table ka, put the ruyi at the center sa harap ng table mo, tulad ng table ko nito. So, may ruyi ako malaki doon. So, pwede rin doon ilagay ito. While for the business na abacus, okay, pampaswerte sa negosyo, pwede mo itong ilagay as keychain sa bag mo, o di kaya ipasok ito sa wallet para secured yung business mo. Dala-dala mo always, lalo na kung negosyante ka. Including this, pwede rin nyo po itong ilagay sa wallet. So, this pwede sa wallet, deposit yung pera, taisoy pwede sa wallet, ito pwede sa wallet, ito rin pwede sa wallet, ipasok or sa bag. So, mag-usap na lang kayo if you are a couple, or pwede rin ito ilagay sa
wallet ng ibang anak ninyo or kayong mag-asawa, hati kayo. So, mag-usap na lang kayo. Or if you are doing this all alone, so, ilagay mo ito sa bag or sa wallet mo itong apat na ito. Basta ito, na-discuss ko na kung saan to pwedeng ilagay. You can also watch our live tungkol sa mga direksyon na dapat nyong alam ngayong 2024. By the way, itong lagayan na ito, syempre, magiging empty na to. So, you can keep this actually, hindi ito sayang, kasi ang pinapalitan lang naman natin every year ay yung mga laman. Binabago lang natin yung laman. But the lagayan, or the basket itself, you can recycle this for the next Chinese New Year again. Recap lang tayo, kailan to gagawin? February 9. So, dapat on February 9 ay nakaready na ito. At sa February 9, dapat nakasilyo na ito. At kailan ito bubuksan? That should be on the 9th day. Okay? That's the birthday actually of the Emperor Jade. At napakalakas ang enerhiyan niyan. Kaya I would always advise everyone, ginagawa ko rin yan. It's either nag-invest ako, it's either nag-time deposit ako on that day, it's either naghuhulog ako ng 9999 ng pera sa bangko, sa bank account ko, o di kaya sa alkansya ko. Depende lang kung anong denomination ang kaya nyo po, okay? Pwede 999 lang, or pwede naman 9,999, pwede rin 99,999. Depende sa kakayahan nyo po. Okay? At yan ang vlog natin para sa paghahanda natin sa Chinese New Year. Abangan ang iba pang vlog at bagong kaalaman ng mga content sa mga susunod nating vlog at live. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang bagong kaalaman at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng napakaraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang ating buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtitiwala at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Let's roar like a dragon this 2024 and may all the blessings be received by all of us. Longevity in life, protection, and higit sa lahat, happiness. Ingat always!